IG. Hindi ko lang alam kung nandito na si Darren. Pero sabay lang kami umalis. Ano po? Dating pa lang po. Tapos lang namin ang guwat. What's up, mga BB? What's up, mga BB? What's up, mga BB? Ayun, mamaya na. Let's go. Sa mga kakaya, nagbabalik tayo. Nakauwi na nga tayo at dyan. Medyo mainit. Mamba out. Hall of Famer na si Kobe. Sarado yung harapan. Dito tayo sa ligadadaan. So ayun, mamaya na lang ulit. Bibis lang ako. Let's go. Ayan po sa mga kaga. Nakatulog ako kanina. At pagkagising ko, sakto naman. May klase. Kaya ayun. Sakto umatend. Buti umabot. Buti sakto lang pala. At yan, syempre. Mabs. Tapos. Basta yun. So, ayun, mamaya ulit. Let's go. Ayan, what's up sa inyo mga ka-agka. Time check natin, 8:08 PM. Bali, ngayon nga is May 20. At ayan, mag-outro na tayo. At syempre, bago tayo mag-outro is i-check natin yung mga daily goals natin na chine-check natin araw-araw. So ayan, learn. Syempre, may natutunan tayo. Check tayo dyan, hindi pwedeng mawala yan. Pero medyo mahaba kasi yung natutunan ko. Kwento kasi yon, kaya mamaya ko nilang dinigay ganito sa pole sa main note. Kaya ayan, basta check tayo muna dito. Tapos sa exercise naman is gym lang yung nagawa natin. Nag-alarm kasi ako kanina 5:30. Nagising naman ako kaya lang sobrang sakit ng katawan ko, kaya hindi na muna din ako nag-jogging kasi may klase pa ako ng 8 noon kaninang umaga. Kaya hindi na rin ako nag-jogging. So ayun, gym lang, pero at least may nagawa tayong exercise kahit papano.
Next, sleepwear yan. Nakatulog naman din tayo, kaya check din tayo dyan. Ayun nga, masasakit pa nga din yung katawan ko, kaya mahimbing naman yung tulog ko kanina. Tapos, sa save naman is meron. Check din tayo dyan. Nasa 50 pesos lang siguro yung natipid ko kanina. Yun, kasi bumili din ako ulit ng amino. Bali, tatlo yung binili ko. 10 piso isa nun. Tapos, pamasahe tubig yun. At yan, it will naman. Nakakakain naman tayo sa oras. At medyo, ayun nga, labis pa nga yung nakakain natin. Kasi madalas na tayo magutom. Siyempre, dahil sa exercise. At yun, sa note. Note, check tayo dyan, eto. Yan, eto yung note ko ngayon, yung donkey. Eto ngayon yung istorya ko na dito ko may natutunan na isang ano. So, ayun, ikwento ko na sa inyo yung about sa donkey. Ayun, merong mag-asawa na gustong magbakasyon sa isang lugar. Pero yung pupuntahan kasi nila is medyo malayo, bali 5 bayan daw yung dadaanan nung mag-asawa para makapunta doon sa place kung saan gusto nila magbakasyon. So ayun, meron silang alagang isang donkey na pinag-isipan nila kung isasama ba nila kasi kakaawa naman kung iwanan nilang mag-isa doon sa bahay nila. So ayun, nakapag-decide sila na isama na lang kasi naawa nga sila na iwanan mag-isa doon sa bahay nila. So ayun, nung naglalakad sila, papunta pa lang doon sa pupuntahan nilang place is doon sa unang bayan pa lang, may nagbubulungan na nakapansin doon sa ginagawa ng mag-asawa kasi hindi nila sinasakyan yung donkey. So may nagbubulungan na ano ba yan, bakit ganito, hindi nila sinasakyan yung donkey is yun naman yung purpose nung pagkakameron ng donkey, dapat nilang sakyan yan. Bali wala lang kung hindi nila sasakyan. So ayun, narinig nung mag-asawa kaya pinasakay nung lalaki yung asawa niya dun sa donkey. At yun, pagdating nila dun sa pangalawang bayan, meron na naman silang naririnig na nagbubulungan ng mga tao na ang sinasabi is ano ba yan, di na naawa yung asawa niyang babae dun sa lalaki na ang tagal na niya naglalakad tapos siya lang yung nakasakay. So ayun, nag-decide sila na pasakayin yung lalaki naman para at least magpalitan lang sila. So ayun, nakadating na sila dun sa pangatlong bayan. Tapos ayun, nakarinig na naman sila ng mga ilang bulungan na ang sabi is, ano ba yan, hindi naman gentleman yung lalaki. Ayaw magpaka-gentleman, bakit siya yung nakasakay sa halip na yung babae. So ayun, nag-decide na lang sila na sumakay na lang sila pareho dun sa donkey nila. At ayun, pakalipas ang ilang oras is nakarating na sila doon sa pang-apat na bayan bago yung sa gusto nilang pagbakasyonan na lugar is may narinig na naman sila na nagbubulungan at sabi is ano ba yan, di na sila naawa sa donkey, parehas pa silang nakasakay doon sa donkey. So ayun, napaisip na naman yung mag-asawa at nag-decide na lang na hindi nasakyan yung donkey at bit-bitin na lang nila. So ayun, makalipas na naman ang ilang oras ng paglalakad nila kasama ang donkey is may narinig na naman silang bulungan pagdating dun sa 5 bayan. At ayun, ang sabi ng mga nagbubulungan is ano ba yan, walang kwenta yung donkey, buhat-buhat pa nila pwede naman yung maglakad at pwede rin yung sakyan. So ano yung moral doon ng story? Ang moral doon ng story is kahit anong gawin mo or kahit anong gawin mo nga is may masasabi at masasabi pa rin sa'yo yung ibang tao. Kahit mag-adjust ka doon sa mga sinasabi nila, meron palagi silang masasabi sa'yo. So kaya kung ako sa inyo is gawin nyo na lang yung gusto nyo o yung bagay na makakapagpasaya sa inyo kasi at the end of the day buhay nyo yan, hindi yan buhay nila kasi ayun nga, ikaw naman ang may-ari ng buhay mo at kung ano yung gagawin mo is nasa sa'yo yun. Pwede kang makinig sa kanila pero mas okay na din na hindi kasi ikaw nga yung kailangan mag-desisyon dyan kasi buhay mo yan. At kung papakinggan mo lang lagi yung sinasabi sa'yo ng ibang tao is maaaring hindi mo ma-enjoy yung buhay mo at ayun, hindi ka maging masaya.
sa huli. Saka kaparinig sa kanila na kada mag-a-adjust ka is may masasabi lang din sila. So, gawin mo na lang din yung ikakasaya mo para at least kahit may masabi sila is masaya ka naman. So, ayun. Yun lang ang natutunan ko. Medyo mahaba yung story kaya pinanghuli ko na. At sa totoo lang, ilang take ko na to kasi ang hirap ikwento, ang haba. Pero okay naman. Sana nakuha nyo yung thought, yung lesson ng story. At syempre, sana i-apply nyo din kasi ayun nga. Sayang, walang kwento yung ano, yung natututunan natin kung hindi natin ina-apply. At yun, maraming salamat ulit sa panonood nyo palagi sa akin. God bless sa inyo palagi. Ingat. Bye-bye.